may nag-aano sa inyo sa group na namamas mo yung kamay ko na nanginginitab, ibig sabihin pasmado ako. Ngayon, i-real time ko to para makita nyo kung paano nagiging smooth. Hi everyone! I'm Jenilyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay gagamitin natin itong Brut Funer. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano i-pronounce ng tama. Sa paggawa ng skin tone gamit yung burnishing technique. At nagbibenta ako nito sa Shopee app. Nakasili ito mga dear for only 464 pesos at may choco mucho. Yummy! Maraming nakasil sa shop natin mga dear. Itong pencil and charcoal set mabibili nyo ng 399 pesos. Ang sulit nito. Sunny watercolor ay magsisil ng 213 pesos. Ang bongga! Yung some colors itong 75ml Art Rangers Acrylic ay magiging 58 pesos each. Meron din tayong 10% discount sa Shop 500 Minimum Spend Cup at 100 pesos. Kaya i-check out nyo ngayon Shopee Mid-Year Sale 77! I-link ko down below sa description box yung Shopee shop natin. So let's start the tutorial. Since itong video tutorial ay dedicated sa paggawa ng skin, time-lapse muna natin yung coloring part ng eyes and lips. Pero pagdating dun sa paggawa ng skin, i-real time natin yon. Pero hindi lahat kasi yung process ay paulit-ulit lang at same lang din naman yung explanation. Also, another disclaimer ulit, maraming ways kung paano mag-color ng skin. Pwede mo itong sundin, pwede ding hindi. Wala namang pilitang bala kayo sa buhay nyo. So, dito na tayo mag-tutorial. Based to sa reference ko, again, depende sa reference nyo. Habang nagpo-progress tayo, pwede pa rin naman tayo magdagdag. Itong number 62, ito yung color niya. Papang-base ko rin to, siguro pang-add ko more on sa mga pang-warm tone, 035. Ang next, ito ay 013. Ito yung pang mid-tone natin to pa shadow. Ang 007, ito similar nitong 032. Wait nga, lalagin ko ang 007, 13, 35, 62. Ito yung pang shadow na natin to, 005. Maganda-ganda rin naman yung tone niya. Pang singit dyan, 050. Sa blush naman gagamit tayong pinkish na to, 009. Ito maganda rin tong pang base. Ito yung mostly pinambase ko sa lips niya eh. 036. So again, magdadagdag pa naman tayo dyan eh. Ito lang yung magiging base natin. And dito sa Brut Funer, huwag yung sundin yung mismong Kodak. Di ba nga nagbebenta ako sa Shopee? May batch na iba-iba yung kasama sa set, na iba yung sa code nila. Hindi ako sure kung ano yung coding system nila. Nalilito rin ako. Kaya huwag yung pansinin yung code natin dyan. Hanapin nyo na lang yung similar dito sa mga na-swatch natin. Sa mismong pigments, dito tayo magbe-base. Ito muna tayo sa Black 032. Anihin muna natin yung nose drill niya. Dito, hindi ko muna dinidiinan na. Basta black lang dyan. Ayan. And then, palit tayo sa 013. And papalit-palit dito sa color pencil eh. Depende sa value na ina-achieve. And hopefully, masundan nyo kung yun pag-switch-switch natin ng color pencil. Kung same yung reference na ginagamit nyo, mas maganda para nga ma-study nyo rin at masundan nyo yung ginagawa natin dito. And search nyo lang Lana Del Rey and then Flower Crown. Ano na kagad to sa Google na nyo? Huwag nyong gagawin yun, diba? Ayan yung nose niya. Yung iitiman nyo siya kagad. And yung ito yung bridge, diba? Ito subtle lang yan. And yung iba ay lalagyan ng pa-nose line dyan. No-no yan. Ito yung nose drill yan. Lagyan natin yan. Kunyari yan yung nose drill dito. Yung lalagyan ng bridge ng nose na super yung harsh line. Kaya dapat i-blend natin yan. Ito, ipapakita ko yung gagawin natin. 035 muna tayo. Warm na parang tanche. Mas maganda nga na magkaroon sila ng mismong color name. Para mas madali yung sa mga tutorial, diba? Inanok yung supplier.
kung meron ba silang binibenta per piece. Kasi ayun yung parang downside nitong Brut Funer na walang binibenta per piece. Napakamura at super ganda ng quality niya talaga. Uy, baka sabihin nyo bias ako ah. Kasi nga nasa shop ko siya. Kaya nga natin nilalagay sa shop kasi nga na-review natin at dun sa review super nabetan natin, super nagandahan ako sa quality. Subtle lang at yung pag-shade natin ay pa-circle-circle lang. Mas maganda na matulis yung tip ng color pencil. Napansin nyo na hindi ko initiman kagad to kasi nga i-layer tayo dyan para mas maganda yung pag-transition ng skin niya. Lalagay lang natin sa mga part, yung sa reference nyo, sundin nyo yun. Yung sa mga part na may mga gantong color tone, dito muna tayo sa nose. Base ko nga muna nito, etong 062. May nag-aano sa inyo sa group na namamas mo yung kamay ko na nanginginta. Ibig sabihin, pasmado ako. Kaya medyo kabado tayo na huwag mag-touch yung kamay natin sa mismong papel kasi magbabasa at mag-waterfalls tayo dito. Kaya di ba nga nasabi ko sa inyo na hindi ko bet yung color pencil, graphite, yung pang-base lang natin dyan ha, pa-circle-circle, yung kamay nyo ha, huwag yung bibigatan ha. Kung feeling nyo na parang wala pa kayo nilalagay, okay lang yan kasi nga layer by layer tayo. Huwag nyo kagad bibigatan yung pag-shade nyo kasi itong paper may tooth to eh, may teeth siya para makaskas natin, para makakain siya ng pigments ng Prada. Kasi kapag diniinan nyo na to, na-burnish nyo na, wala na siyang tooth para makakain. Next, switch tayo dito sa 013. Ito, papalit-palit na tayo dito eh. Pero as much as possible, gagawin natin na pa isa-isang pencil, pa isa-isang shade. Para mas masundan nyo. Ito naman nilalagay ko dito sa contour na ng nose niya, yung sa features. Si Lana kasi, yung nose niya may pahati. Ang tangos kapag yung sa side profile niya, bonggang-bongga. Yan, lagay lang natin dyan, pa-circle-circle yung motion at medyo kung naboboard na kayo sa pag-explain ko, pa-circle-circle, eh, nung color. Yan, dadaldal lang ako ng mga nonsense ko dito ah. Para hindi naman tayo ma-board sa paulit-ulit na explanation na same lang din yung process. And dito sa nose, wait lang, bago ko magkwento, mapapansin nyo dito sa pasay, dito sa papuntang noo hanggang sa ilong, may pa-shading tayo dyan na mas parang lulubog siya eh. Kasi diba dito yung pa-bridge ng nose niya, tapos dito yung pa-noo. Kasi nga diba kapag nagkakaroon ng darker value, kapag lumulubog para magkaroon ng depth. And magdi-disclaimer lang ako, if ever man na mali yung terms ko, basta nagigets nyo. Nag-iisip ako nung ikukwento ko sa inyo para habang naka-real time tong video natin, hindi kayo nabuboard. Okay. Wala akong maisip. Wala po papasok sa utak ko. Next, color pencil tayo itong 005. Ito naman ilalagay natin sa pa-contour pa rin sa mga darker value. At pa-circle-circle at super gaan pa rin ng kamay ko. Ito yung panglalagay natin mostly sa pa-bridge ng nose niya, yung pa-contour. Kasi dito sa side na to, dahil nandito yung buhok nila na darker value na dyan, na sya-shadowan na ng hair niya. Ito din yung ilalagay natin pa-philtrum between ng mouth at nung nose. Tapos ito yung ala, lagyan natin ng darker value dyan. Papataas, pa-point dito. Palagyan din natin tong bridge ng nose niya. Pa-circle-circle, unti lang ha. Unti lang yung ilalagyan natin. Tapos dito rin para sa color pencil, parang may opacity tayong ginagawa, kung gaano kadami. Kunyari, itong ginagawa ko mga 10% pa lang yung power na nilalagay ko, yung pinipressure ko dito. Ito yung sa explanation natin. Ito, siguro 10% lang to. Depende sa pag-pressure nyo. Tapos, pa 20%, 30%, yun. Diba? Nakikita nyo na same color, pero yung intensity, mas nagiging intense. 013, add siguro tayo ng mga 10% ulit. Mag-a-add muna ako ng contour, and then kapag nakita ko ng need pa, ng more value ng kailangan pa nitong ilagay sa layer, then babalikan ko ulit, gagamitin ko siya ulit. Depende sa technique na beta mo kung ano yung mas preferred nyo, kung ano yung mas nadadalian kayo. Eh, mag-a-add ako nitong color red yata to, 002. Lalagay ko ng
dito sa gitna ng nose niya para magkaroon ng warm tone dito. Mga blushy-blushy dyan. And dito rin sa nose trill. Nakikita ko kasi parang reddish part dito eh. Ito ay 062 para mas maging base. At maganda yung pagka-blending natin. Again, hindi ko pa biniburnish, hindi pa madiin yung kamay ko. Nagka-add lang tayo ng mga 13%. Hindi masyado specific. And sa ibang tutorial ko, nagsisimula tayo sa circle. Pero dito, inuna ko na sa rectang drawing kagad tayo. Kasi para mas makita nyo yung gano'n ka tricky kapag sa face na. Kasi may mga features na yung mukha. Tinanggal ko na yung part na yon. Kasi paulit-ulit eh. Basta kapag medyo darker yung value, kukuha kayo ng mas close enough dun sa color na yun. Yung sa swatches natin, bago ko to simulan, yun. Halos andun lang naman yung mga color pencil na sinabi ko. Nakikita ko sa screen, nagiging nose na siya eh. Maganda yung subtle na yung pagka, yung sa bridge ng nose, yung pagka-blend dito sa eyes. Pero makikita nyo na streaky pa siya, hindi pa siya smooth. Kasi hindi pa natin na burnish mamaya. So yung sa nose natin, ganun lang yung gagawin na natin around dito sa face. Siguro medyo ita-timelapse ko na to ah. Or papabilisan kung may naisip man akong tip ulit, i-real-time ulit natin. Itong color na to ay 007, ipapang-contour muna natin around the face niya. And ako mas bet kung magsimula muna sa mga mid-tone bago sa base ng fleshy tone para malakita ko yung features na mukha niya. Hindi ako mawala. Pero kung mas gusto niyo simulan muna ng base, pwede naman. Again, guide lang naman to. May free will pa rin naman kayo para gawin yung mga gusto nyong gawin. Itong color lang muna itong gagamitin ko para masundan nyo. Kasi usually kapag gumagawa ko ng portrait, siguro itong part na to, yun yung lalagyan ko ng mga value, ng layer, and then mag-move on ako sa another part. Hindi ko muna tinatapos itong buong mukha. Medyo na-contour ko na yung mukha niya. Itong 062. At pa-circle, ito yung pang-base natin. Sa buntot ko, buntot. Dito ko sa medyo hulihan ko, hinahawakan na. Para yung pressure, light lang. Hindi natin madiinan. Kasi di ba kapag nagsusulat tayo, gusto natin madiin. So, nandito yung pressure natin sa tip. Pero kapag gusto natin ng light pressure lang, dito lang, sa hulihan natin nahawakan. Para mas ma-maximize nyo yung tip ng color pencil, iikot nyo every now and then yung color pencil. Para hindi kayo tasan ng tasa. Ayan yung close-up ng portrait na ginagawa natin. Makikita nyo na super streaky at hindi pa siya ganun ka-smooth. Yung sa mata niya na burnish ko na yun, kaya medyo okay-okay na at yung sa mouth. Pag biniburnish ko na, mga lighter color yung ginagamit ko. Like itong white and then itong fleshy tone na 062, 013. Lagin ko ng tissue kasi madiin na talaga to. Baka ma-press down ko, basa yung papel. Yung dito sa highlight. Yun sa maumbok, sa pa-eyebrow. Ayan, makikita nyo na nagiging smooth at yung motion ko pa circle-circle at madiin yung pressure ko. Makikita nyo na may parang powder na yan kasi ayan yung mga excess na hindi na kayang kainin ng paper natin. Kasi nga na-flatten na. Ayun yung tinatawag na burnish. Ngayon, i-real time ko to para makita nyo kung paano nagiging smooth. At yan, di ba? Ito yung sa yung highlight. And then, magsiswitch ako dito sa flesh tone ko. Ito yung ipapang burnish ko dito sa mid-tone at sa shadow sa mga darker area para hindi maging totally white. Kasi kapag white yung pinang-burnish natin, para magiging creamy siya, magiging lighter yung color. Ayun, di ba? Tapos, i-overlap ko dun sa pinaka-highlight para maganda yung transition.
madiin lang to. Ayan, makikita nyo yung transition dyan. Around the eyes, same color pa rin. Actually, nakakangalay kapag sa burnishing. Kasi nga, ang diin, yung mag-aano ka talaga ng patience mo dito. At the same time, ang satisfying! Ayan yung mga excess, i-ano lang natin ng brush. Nakita nyo na naging smooth. So, tuloy ko lang yung pang-burnish natin dito para mas makita nyo yung difference. Ang magandang gawin tong burnishing sa mga soft yung core. Kasi kapag hard yung core ng pencil, yung lead, ang hirap kasi magdedent lang yung paper. Yung mar-hurt kasi nga matigas yung lead. Maganda kapag soft. Paulit-ulit ako, wala na akong masabi dito. Sana hindi na maumulan. Si Dongi, kung may narinig kayong ginawa ko parang asa lang. Tsaka yung kadena, yan si Dongi yun. Nandito siya sa ilalim ng table ko kasi kumukulog. Ayun, natatakot. Pero sa ibang tao, napaka supladita niyan. Yung kahul ng kahul, pero kapag kumulog na, umulan, yan, takot na. Yung buntot na bahag na. Be-burnishing ko, ito yung color white kasi dito sa cheeks, doon yung highlight, tinatamaan ng ilaw. At huwag kalimutan na pa-circle-circle yung motion para mag-blend yung colors. Kasi kapag pa-ganon-ganon, yung stroke ng pencil, gaganon din. Kaya pag pa-circle-circle, bine-blend natin, parang hinahalo nga natin. Ayan. Kung may hindi kayo nagigets, kung masyado mabilis yung pagtuturo. Ay, hindi. Real time na nga. Pero kapag may hindi kayo naintindihan, i-comment nyo lang. Kung hindi ko man masagot, pasensya ng mga dear. Pero marami tayong dear na nagbabasa at yung ibang may alam, sinishare din ng mga knowledge nila. Ganun yung maganda sa community natin eh. Sharing. Kahit hindi man ako yung nakasagot, meron dyan na makikare. Sharing is caring dito. Yun. Pero syempre, huwag niyong kalimutan mag-thank you sa kanila. Sakit na nga lang yung kamay ko. Kaya nag-i-stop ako. Dito rin sa burnishing, hindi niyo kailangan na matulis yung lead. Kahit nga napudpud niyong ganyan, okay lang yan. Kasi, as in, fina-flatten na talaga natin eh. Unlike na kanina, ang sinasuggest ko sa inyo na mas maganda na matulis para nga mapunta sa bawat tooth ng paper. Yung explanation ko, sasabihin ko yung explanation ko, tapos pabalik ulit ako doon. Para mas magets nyo. Kasi nga, oh, nandito si Dongi. Kat-kat mo ha. Mostly, mga beginners yung mga nanonood dito eh. Kaya, dahan-dahan lang tayo. Yun, di ba? Nakita nyo na smooth. Ang satisfying nito sa time-lapse, promise mga dear. So, ganun lang yung gagawin natin mga dear. Ita-timelapse ko na to. Kapag sa highlight, ang pinapamburnish ko itong white. Sa pa-midtone, itong fleshy. Tapos sa pa-shadow na, itong brown na to. In this part, ay papabilisin ulit natin timelapse ulit. Lagi nyo rin tatandaan na pa-circle-circle yung motion na ginagawa natin dito. Papalit-palit na din ako ng shade, ng color pencil. Hindi rin ako ganun ka-specific sa color kasi depend hindi talaga sa reference na ginagamit nyo at gusto nyong ma-achieve. Pwede nyong manipulahin like gusto nyong maging warm skin, cool tone, bahala kayo sa buhay nyo. Ako gusto kong mas pina-warm ko yung skin dito ni Lana. Gusto ko rin i-add kung sa time-lapse, akala nyo madali. No, time-consuming talaga siya. Huwag kayong papaloko dyan. Sa drawing natin, hindi ko rin tatapusin hanggang sa face lang ako, sa body, yung hair, hindi na. Meron tayong dedicated hair tutorial. Pwede nyong sundin yun, pwede nyong panoorin yun pagkatapos nito. Hopefully, may natutunan kayo dito sa video tutorial natin. That's it for this video at comment down below ng mga video suggestion nyo at yun, share nyo rin sa mga friends nyo alam mong makakarelate. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!